Magandang araw po sa lahat. Ako po si JR Lopez Gonzalez ng The Politikalon Blog TV. At sa episode na ito, tatalakayin po natin ng isang napaka-importanteng okasyon ngayong buwan. Hindi po ito ang Valentine's Day. Ang importanteng okasyon actually na patungkol sa ating kultura at ang pagiging Pilipino ay ang National Arts Month. Kada Pebrero, sa buong buwan, nagkakaroon ng iba't ibang mga activities, iba't ibang mga festivals sa buong bansa sa pagpupugay natin sa ating mga alagad ng sining, sa ating mga manlilikha. At isang tanong na dapat nating isipin, especially sa mga kabataan, ano nga ba ang importansya ng art? At ano nga ba ang art? Ang art, ang sining, arte, ito ay ang iba't ibang uri ng bagay na pwedeng malikha ng isang tao o isang paraan ng pag-express ng kanyang sarili. Pwede ito sa iba't ibang paraan katulad ng arkitektura, pelikula, mga sayaw, panitikan, musika, pag-arte at mga visual arts. At para sa akin, importante ang art dahil ito ay nagbibigay sa atin ng kagandahan. Ito ay nagdudulot sa atin ng emosyon. Pwedeng masaya, pwedeng malungkot. At malamang ito yung mensahe na gustong iparating ng lumikha ng sining. At pwede rin ito lang ay dulot ng ating interpretasyon sa mga nakikita nating sining. Pero dapat sa panong ito, pwede nating i-explore pa yung iba't ibang uri ng art. Dahil maraming uri ng art, maraming Pilipinong magaling sa ating mga traditional na sining at kultura. Katulad na lamang nung last Sunday, nanood ako ng talent show at napanood ko yung isang contestant na nagbigay ng isang tula, siya isang makata. At syempre napabilib ako sa kanyang abilidad. Meron ding napakita ng pagsayaw na may mga salakot. So na-impressed din ako doon. Sabi ko, this is in time lang sa National Arts Month. Kasi nga, dapat yung mga talento na pinapakita natin sa TV, yung mga talento na kayang gawin ng mga Pilipino at likas na ginagawa natin para naman ma-appreciate ng mga millennials, ng mga bagong henerasyon. Dahil ang sining ay ang pagkain ng kaluluwa. Nabubusog tayo yung ating mga emosyon, ang ating damdamin. At hindi lang natin kailangan ng pagkain para sa ating katawan. Kaya para sa akin, yung mga uri ng art na pinakamaganda para sa akin, yung pinakamataas na antas ng sining, ay yung mga sining na kayang magpabago ng pananaw ng isang tao. Katulad na lang ng gawa ni Dr. Jose Rizal sa Noli Me Tangere. Ito ay nagmulat sa kamalayan ng mga Pilipino na ang pagdaraho pala natin ay nanggaling din sa kolonyalismo at ang pamamahalaan na hindi maganda ng mga banyaga sa atin. Kaya, yan po ang mensahe na gusto kong ihatid. At kayo, anong opinion ninyo tungkol sa sining, tungkol sa art? So, anong mga plano ninyong gawin sa National Arts Month at saan kayo pupunta? So, pwede kayong mag-comment sa comment box natin. At kita-kita tayo sa susunod. At kung ako sa inyo, manood kayo ng pelikulang Pilipino, pumunta kayo sa museum, kumanta ng mga traditional natin ng mga awitin, at huwag ka nang maarte. Huwag na tayong maarte. Tara na. Let's go!